Yes, guys. Hello, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is April 3, Wednesday, 3:15 PM na, guys. Medyo bilisan lang natin at malulobot na ang aking laptop. Ayun. So, dating gawi, dating ritual, araw-araw naman natin itong ginagawa at inuulit lang ulit natin. Nagpahinga na tayo ng 10 araw kasi bakasyon, iwan natin ang ating laptop. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Kung anong oras man ito napapanood, magandang araw sa iyo. So, dating gawi, claim lang natin yan, ang kalahati. Bili natin ng Ron, ang kalahati. Stake natin sa EXS, no? So, maraming nagtataka bakit masyado naman daw akong diehard pa nitong EXS. Basta lang, kung magpump man ang NFT game para sa akin, kasama to sa tataas, syempre, EXS. Pero syempre, again, disclaimer lang, hindi po ito financial advice. Yung ginagawa ko, huwag niyong gagayahin. Bahala kayo sa buhay nyo, pera nyo yan. At siyempre, risk nyo yan, guys. So, bahala kayo. Again, yung mga crypto kasi, guys, marami namang narrative yan. Iba-iba. Iba-ibang use case, category, iba-ibang gamit ba ng mga token. Pero, siyempre, kayo pa rin may control yan. Kayo pa rin may hawak ng keypad nyo, keyboard nyo, pera nyo yan. Mag-ingat kayo, dapat extra pera nyo lang ilalagay nyo sa crypto kasi nga ito, again, lalo sa mga bago, volatile po ang crypto. At dahil sa masyadong volatile, hindi man malugi yung, hindi man bumaba yung coin ba, hindi man bumaba, pero yung value ang bababa dyan. So, ayun, pinagkaya pa yan. Sa forex naman, yung linagay mong pera talaga, susunugin yan pag forex. Actually, ganun din naman sa crypto, pero sa crypto trading pala, sorry. Crypto trading, ganun din siya. Possible din masunog ang account mo. Kaya hindi ako nagtitrade sa crypto, guys. Sa forex lang tayo nagtitrade. So, ayun nga. Mabilisan lang itong video natin. Basta tayo ng comment mamaya. Merong 148 trillion ang market cap ng crypto. Medyo bumaba siya, no? Kasi nag 100, ano na yan? Mayigit eh. 80 ba? 190? So, ito yung mga trend token. So, si Gala, napakarami natin yan. Tayong holder niyan. Ito si Itina. Sa mga maraming na ano dito, no? Nagkaroon ng airdrop sa Binance ng mga nag-participate. Okay din yan. Nakita ko tong asset na to eh. So, sinerge ko na yan. Medyo okay naman siya. Top list nga yan ngayon eh. Sa coin, ano, cryptograph. 42%, no? Kung dito ka nakabili nung nag-add sa Binance. Bang! Ilang percent na yan. Nag-like ka dito ng mga 20 million. Kano na sana ngayon yan. Pero syempre, kumbaga, mahirap, pera mo yan, guys. Ayan, makikita nyo naman yung narrative ng mga token dyan. Tapos, ipikakopy nyo lang yung ito. At ipipaste nyo dito sa Dex Tool. Guys, may mga ano pala, no? Yung base, maganda rin yun, ha? Isa rin sa booming yung base. Base na blockchain, ha? Base. Ito siya. Ayan. So, yung audit niya, ito, okay naman lahat. Ang risky lang dito, ito yung buy, yung tax at saka sell tax mataas dito, makikita nyo. Tapos, namomodify ito. Ito medyo delikado. Ingatan nyo yan. Dapat ang pinipaste nyo dito ng mga token na nag-snipe kayo ng mga token, di ba? So, check nyo to. Dapat hindi namomodify yung ano, yung contract niya, yung tax. At yan, makikita nyo naman yung mga update dyan. Tapos, ang maganda rin dito sa Dex Tool. Dex Tool, baka naman. Ayun, makikita mo yung mga tops. Yan. Kunyari, ito. Top 1 sa Ethereum. So, ito may apat na audit. Ayun. Pag may mga ganyan, ayoko na yan. Hindi ko na yung tinitignan. Ito. Apat din. Ito, okay siya. Pero ano nagpaano sa kanya? Ito, namomodify yung tax. So, sabi nito, na Intel Quick. So, delikado yan. Ayoko niyan. Ayoko sumagal ba dyan? Ayoko mag-take ng risk sa mga ganyan. Ito, Vivi. Okay din to. Wala pa ako nito pero isa na to sa tinitingnan ko dati-dati pa. Vivi Labs. Maraming investor to eh. Okay. So, ganun lang guys. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, base. Ito yung base. Base na blockchain. So, ito siya. Kaya nagpala pala, ano pala si base, no? Si Axelar. Okay. Kasi USDT. Pero meron yung ano eh. Ito. Naglabas din sila ng mga meme token eh. Ito meme token siya oh. Uy, okay ito ah. Mas umangat na siya ano. Ayun, umangat na. Sayang to ah.
sa pancake swap pwede mo siyang anuhin, bilhin. So ayun lang, hanapin nyo lang guys, hanapin nyo lang, ganun lang mag-mekos-mekos, lista nyo, i-note, ano nyo, PowerPoint nyo, Excel nyo, para nakikita nyo yung Excel yung file na to, para, or yung token, para makita nyo yung movement ba nya, kung okay ba siya o hindi. Okay, asa na tayo men? Comment na, basahin na natin yung comment, papasok pa ako sa opisina guys. Shoutout pala sa ating 630 subscriber. Maraming salamat sa patuloy niyong pag-subscribe sa ating channel. At ito na nga, basa na tayo ng komento. Ang komento natin ngayon araw ay nakakamiss mga medyo mubos, lalo na ngayon medyo bagsak ang buong crypto market. Kailangan ng inspiration na lahat tulad mo. Yun, shoutout sa Stardust 1024. Ayun nga, kumbaga hindi naman nakikita nyo lagi sa chart, puro lang green guys. Mayroon din pa sell yan, hindi lang puro pa buy. Okay, eto, check natin oh, si Bitcoin. Comment naman dyan sa mga naka-open pa ng Binance guys. Ayan, kung titignan mo dito sa H1, dito sa moving average nya, eto na butas nya, MA25 yan eh. So nag-ano kasi ako sa moving average sa ano, 200 dito. Pero nabutas. Pero kasi minsan hindi naman nasusunod to guys. Mga technical. Technical, fundamental. Bahala na kayo, aralin nyo na to. Ano na kasi ako dyan, graduate na ba ako sa pag-aaral nyan guys. Ayoko naman magbigay sa inyo ng basta strategy ko, martingale at saka scalping. Yan. Hindi ako masyadong nagpapakaibaya sa pagbabasa ng chart. Kasi nga, hindi mo naman mapredict yan guys. Okay, asa na tayo? Next comment. Kay Seth Magno 7154. Welcome back sir. Shoutout po sa'yo. Ron Music Play 6373. Siguro basahin natin, puro excess lang no, para mabilis lang. Sir, tanong ko lang po, ano po ang ano po mga exchanger na gamit nyo? Ang exchanger na gamit ko, Bybit, BitGet, OKX, yan, GetIO, yan, mga gamit ko. Nagbalik na si sir, shoutout sa'yo, Sir Ron, Music Play. Andrew Saint, 1046, na-miss namin, ritual mo, Lods, welcome back, shoutout po sa inyo. Nick Arthur Tan, present, balik daily ritual, buti sir, bumalik na ulit kayo. Nasa vacation lang sir, man, nasa vacation lang. Ito kay Bixi Dryerios Asia, Reisha 9919. Sir, bakit po di nag-apply ng validito sa RON? Eh, hindi po ako nag-apply actually. Wala. hindi lang ako nag-apply. Spark Play, Spark Life 14. Yun, welcome back. Lods. Sportsbeat PH 6351. Shout out sa idol, more power. Mr. Incognito, ano pong sabi niyo sa Maria? Hindi ako nag-invest dyan sir, pero ang gagawin ko lang yan, copy mo lang yan, search ko lang yan dito. Search natin guys ha. Ayan, search mo lang dito. Tapos ganun lang naman, hindi na ako, eto nga, 25 ba yun? Tama ba sir? So kinakopy mo lang yan sir, copy mo to. Pero siyempre, check mo muna yung narrative niyan. Para saan ba yan, token na yan. Ito yan, naghang na naman tayo guys. Gamify pala to. Gaming token to. Nasa roll up NFT din siya. So, copy mo lang yan. Tapos, paste mo lang dito yung contract. And then, ayan na nga. So, one audit. Okay naman to guys. 00, pero ito hindi niya na-detect no. Mintable, no modify, okay naman to. Okay, tapos ma-check mo talaga kung maraming whales din sa ilalim. Kung may mga bot. Ayan. Check mo lang diyan. Ayan. Tapos ito mga bot 'yan, yo. Ayun, tingnan mo para lang umangat. Ang dami ba 'yan, daming sell, isang contract lang 'yan, tingnan mo. Ayun oh. Ito yung mga history niya, guys, makikita mo. So put 3, 2, and buy, sell, buy, sell. Para nga naman umangat yung ano niya.
Ayan. Napakadami. So, ganun lang naman dito mag megos-megos. Ang market cap niya nasa 15 million dollars pa lang market cap niya. Okay naman ito. Ganun lang. Pero sa ngayon kasi, hindi na ako masyado nag-hunt ng mga malulupit na ay mga token na ano. Kasi naubos din ang oras natin yan. May mga nakalaan tayong pera para dyan, pero syempre, sayang din ang oras. Minsan, mas okay pa sa akin dito at mag-check sa, ano, sa CryptoRank. Ito yung mga trending. Kumbaga, ano yung mga, tsaka sa YouTube, mga fina-follow natin ng mga influencer. Ano mga sinesearch, top search ba? Tapos most visited na token yan, ngayong oras. So, ito, marami tayo nito. At saka yan, ito nga, marami tayo niyan, guys. Si ZK. Ito, si Ina. Okay din yan. Ito, okay din. Ito, si Jupiter, lalo na, okay din yan. Decentralized exchange yan ng ano, Solana. Ito, si Goldfin, guys. Actually, ito yung sinesearch ko kanina bago ako nag-live. Okay din ito. Search nyo na lang to, si Goldfin. Goldfin's Finance, yan. Ayun, makikita nyo yung mga backer nila, guys. Ito yung mga investor nila. So, kung nagahan ka ng token, type mo muna dito, tapos check mo kung may mga investor ba yun. Kasi kung wala, kumbaga, ito nga malalaking institution na to, nagtiwala sila, ikaw pa kaya, di ba? So, hindi kasi lahat ng token may ganun, guys. Kahit tingnan natin na, check tayo. Okay, check natin yung mga, ito, meme token. Ito, okay din to, eh. Meme token yan, eh. Mga sabog na kasi yan, guys. So, makikita mo dyan kung may mga investor or wala. Pag wala, huwag ka na mag-invest. Sayang pera. Ito, meme token kasi ito eh. Kumbaga, ito yung by chance. Swertihan. Pag na-tsempohan mo, edi tabo-tabo ka. Pero hindi na kasi ako naglalagay sa mga ganun. Sayang pera, guys. Sayang pera. Kasi, ganun naman tayo. Lalo na ako nung nag-start ako noong 2015. Ganyan ang ginagawa ko, nag-hunt. Naghahant ng mga mura. Actually, wala nga pa ang search dati. Binili ko Dogecoin, Redcoin. Madami nagkanda wala-wala. Pati Bitconnect, napabili nga ako nun. So, sa mga nauna or matagal na sa crypto, alam nyo yung mga pinagsasabi natin. May Dash pa dati, Moreno, wala na yung mga yun. Andiyan pa naman, pero nasa taas na list. Ang dami rin nawala, guys. Sobrang dami na nawala na token. Kaya ang hirap mamili ka tapos wala namang backer, wala nag-invest. Mahirap 'yun, guys. Pera nyo 'yan, ulitin natin. Pera nyo 'yan at dapat alam nyo ang risk ninyo kasi pera nyo 'yan. Ito si Jetset nauuna, ano to? May pabor. Nauna siya, oh. Ayan, search nyo na lang to, guys. Ang dami ng token nito. Biko, okay din ata to. Check natin si Biko. Biko. Ayan, may mga ano rin, no? 37, guys, oh. 37 nag-invest sa kanya. Pati si ano, ah, si Binance Lab nag-invest din pala sa kanya. Check natin si Biko. Ayan. Tumaas siya. Okay to. Kaso naka-proxy pa yung contract niya. Ibig sabihin, pwede pa yung mabago. Oh, naka-proxy. Kumbaga, may agenda na hiding. Pwede kasing i-hide yung owner sa ganun, eh. Check natin all-time high. Meron siyang 1 billion supply. 42 pesos pa lang siya, guys. Oh, 2022. Nakaraan na siya ng bull market, no? After bull market siya kasi na-launch, oh. Bull market kasi November, eh. 2021. So, pataas nun. Kung doon ka nakabili, iyak ka. Nabili mo 700, ngayon wala ng value. Pataas pa lang ulit. 42. So, anong narrative niya? Ayan, account abstraction, Coinbase Venture. Ito okay din to, mga Coinbase, mga inimbesan ng Coinbase na portfolio. Ang mga, para sa akin, guys, ang mga category na magbo-boom ngayong 2025 bull market, para lang ito sa akin, ay yung mga layer 1, ano, NFT game, AI, at saka RWA, Real World Asset, saka Todipin. Yan, ito AI. So, ZK, okay din yan. Tsaka syempre, play to earn. Yan. Pixel, yan. Number one na NFT game ngayon. Daming player. Ayun, kanya-kanya naman ang narrative. Ito yung mga narrative or category, guys. Search nyo na lang to. Ano ba mga top token na mayroon dyan?
Ayan, NFT. Pero yung tatlo lang yun ang nakatutok ako. NFT game, AI at saka RW. Doon ako ngayon naglalagay ng bulto. Okay. So, sana nasagot natin. Ganun lang sir, search mo lang yung narrative niyan. Okay, yun. Bilis kong mag-click nung nakita kong nag-upload mo, Lods. Kala ko nag-tipi ka na sa Yexas. Shoutout sa iyo, Mr. Incognito. John Philip Verbo. Balita, Lods. Na naipit ako sa isang token na ha, mag-going to zero na ata. Wawa. Yung ping token man, Lods. Yun lang. Basta search ka lang, sir, bago ka maglagay. Ha. Hindi yung... mahirap kasi yan, sir. Pera mo yan. Ayoko din naman magsabi na... Go mo lang ng go kasi pera mo yan, sir. Katakot naman na malugi ka. Lobat na tayo. Search ko lang. So, ayun na nga, guys. Ang gagawin natin ay basa lang ng comment ngayon. Wala naman tayong mga motivational. Depende sa ano nyo yun, guys, ha, sa comment. Minsan kasi may mga comment na about business. Lumalabas ang ating pag-negosyante. Okay, Rafael 3987. Welcome back. Let's go, sir. More power. Okay, JP Ballesteros 14 present. Tagal ng holiday break nyo, ha. Okay yan, naka-recharge kayo. Thank you so much, sir. Bryant Latayan. Welcome back, sir. Thank you. Shoutout po sa inyo, Sir Bryant. Richard Lumalang 3797. Welcome back, sir. Shoutout sa iyo, sir. Sir Neil, kumusta na? After 10 days, welcome back, sir. Thank you. Jomel Santos, welcome back, sir, again. Sir Carlos Padrid, thank you so much, sir, again. Sa'yo, shout out, boss, present, Paldo, passive income. Balitaan mo naman ako kami sa mga nangyari after and before halving. Ang halving, guys, ganun naman lagi, ang 17 days na lang halving na. Kung papansinin natin ito, sa mga kasaysayan, sa history, ito yan, oh, ito yung halving that day, so July 9. Ito yung mga chart na nangyari. So pagkat ito kasi 20 nandito banda yung 2018, mga 2017, last 3 months ng 2017, yan yung bull market niyan. So 16, 17 bull market. 20 pagkalipas ng isang taon bull market. Ito kagaya nito, nagda-dump, hindi naman bumaba lang siya onte, tapos yun tuloy-tuloy na. So ngayon ito 2014 at 2024. Ang prediction nila angat yan, tapos babagsak onte, correction, and then bull market na 2025. Base yan sa history, guys, ha. Pero syempre hindi natin alam kung baka mamaya bumaliktad naman na ngayon, di ba? Pero sa kasaysayan, kahit sa crypto ganoon naman eh, sa forex nagba-backtrace lang naman yan ng pagbabasa ng chart. Tsaka yun nga, dahil after halving umuunti nang umuunti yung reward na nagma-mine. So dahil onti yung reward, tas ang dami na nakakilala sa Bitcoin, daming pwedeng bumili na potential, tas ang liit-liit na ng supply. So ano mangyari sa value? Tataas. So ganun lang naman ang law ng supply and demand. Okay, okay. Ano? Dapat daw kasi excited pag nagkukwento sa YouTube. And you, present sir, welcome back. Okay, so alright. Sige, basahin muna natin ang mga AXS mamaya na yung Ron. Instinct, sir, Instinct. Miss you, sir, present. Let's go, Caspa and Mantel. Yan, okay naman ito. Ito hindi ko pa to nasa search, guys. Okay, Sir Rafael Leo 3830. Present, sir, always. Ironheart 2089. Sir, pa-review naman ng Eperon to, token. Okay, and Mantel by Bitlayer. So ganun lang, Eperon. Search ko to, pero okay naman ito, guys. Pero syempre si Pixel, iba pa rin si Pixel, guys. Ang daming pala muti ni Pixel eh. Okay din naman yan kasi gamit siya ng RON token, guys. Pwede naman dyan mag-invest. Pero syempre, pera nyo yan, ha. Check natin yung mantle na to. MNT. Search natin, guys, ha. Ganito lang tayo mag-search. Space mo lang dyan. Kailangan mo lang kasi malaman yung contract, guys. Okay, top 31. Okay to, ah. Pag nasa top kasi, hindi na yan layer 2 yung category niya. DWF Labs Portfolio. Para saan yun? Okay, World Token Swap Gala AI. Kasama rin siya sa Mantle Tan Token. Okay. So, pag nakapi mo na yon, lipat ka lang dito. Paste mo lang yan dyan sa Dex tool.
Okay, tapos check natin yung ating mga tagatingin na auditor. So okay naman siya, naka-proxy rin siya, naka-hide yung proxy niya, guys. Naka-ano yung contact niya sa proxy. Pero overall okay naman siya. Check natin ulit. Tapos ayun na nga, sa mga bago diyan, check mo lang 'yan, nakalagay naman dito. Bitdaw migrate. Okay, si Bitdaw pala 'to. Ayan, all-time high na siya, guys, so 70. All-time high niya, grabe no, ngayong araw tsaka hapon. Kaya pala ang daming nagpapa-review nito. Okay, okay to, guys. Tapos makikita mo naman yun kung may mga whales na bumibili, ba't siya nagpump. Eh dito naman yan, makikita mo. Ito may dolphin na bumili oh. So ayan, mga whales. Minsan kasi pag bago yung token, guys, yung mga may-ari, pinapump nila, dinadump din nila using bots. Ito para magalaw ba. Pag magalaw kasi napapansin, puro bot. Mapapansin niya ng investor eh. Uy, sabi oh, pwede bumili. So ito, makikita mo dyan, ayun, mas maraming buying power nung 1 hour ago, 5 minutes ago, 1 hour ago, 6 hours ago, ang daming buying power niya. So, ayun, malakas to. Okay, ganun lang naman ako mag-review. Wala nang kung ano-ano pang mga kamekos-mekos. Tapos, pero search pa rin natin yan dito sa M, dito sa CryptoRank. Ito yan, number 31. Paste mo lang din yung contract dito. Ang importante lang, gusto ko malaman, wala oh, wala siyang mga backer, no? Wala mga investor. Pero hindi na ako bibili nito. Time high na yun. Hindi na ako bibili niyan. Kung ako tatanungin ah. Pero syempre, pera nyo yan, nagsisearch din kayo malamang. Basa-basa rin kayo pag may time. Boss, nag-all in ako sa RON. Anong price prediction mo in dollar para sa akin pwede umabot ng 60, boss? Ano sa tingin mo? 66 sabi ni Sir Jihos yan. Meet Jobo. Nako, si Jihos na naman. Okay. 66 sabi ni Jihos. I don't know, sir, ha? Pero sana, kung mag-66 man siya, kano ba RON ngayon? Check nga natin. 200 plus yan eh. 66,000 pesos times 56. So 336, grabe no, divided by mo sa 209 mo na lang. So possible times 17, edi kung 1 million o di 17 million yun. Ayos yun ah. Wala kasi, hindi natin ma-predict to, guys, kasi wala pa naman siyang history. Wala pa siyang history. So hindi natin, ang magdadala lang nito, pataas niya yung narrative niya. Saan ba yung ginagamit? Yung use case niya kasi ano siya, 'di ba? Gaming chain. So, ayan, smart contract platform siya, layer 1, layer 1 siya, play to earn, FTX holding, okay. Ito yung mga category niya. At base naman sa mga NFT game na gaming chain, ito pinakahari ngayon, wala namang iba eh. Dahil sa NFT game, may pinakamaraming player gawa ng Sky Mavis, guys. AXS. Ayan nga, nakipag-collab sa kanila yung Pixel, ginagamit yung RON. AXS, ginagamit yung RON. Yung Aperon, ginagamit yung RON. Yung CyberKong, ginagamit yung RON. So, ang dami. Kaya, kada kembot ng mga tao ba na gumagamit nun, di tuloy-tuloy ang paggamit ng RON chain. Kaya, malaki din ang potential nito talaga. Possible, maging tama yung sinabi ni Sir Gios, pero siyempre wala na naman makaka-predict niyan. Kung meron lang eh, di sila na nauna naglagay diyan, 'di ba? Ng bulto-bulto nilang pera. So, 'yun, shoutout po sa inyo, Meet Jobo. Shoutout ulit sa iyo, sir. Okay. The Castro Gaming. Anong mas okay, RON staking o Katana? Sa akin kasi RON and AXS staking. Umalis na ako sa Katana, sir. Okay, Sir Savior. May tandem wallet ka din ba, sir? Present. Ano, paano pumaldo tayo? Sana pumaldo tayo sa Caspa, sir. Hopefully pumaldo na nga. Kasi, siyempre, tumatawag. Kumbaga, bull market eh. Marami dyan. Magkakatalo lang dyan, guys, alam nyo. Yung kaya mag-hold ng diamond hand na tipong times 50 na hindi pa rin nag-withdraw. Kasi doon magkakatalo minsan eh, pag times 2 na yung pera mo, nagwi-withdraw na yung iba.
Kung hindi mo kasi alam yung papuntahan ng crypto, parang sa AXS natin, naka-times 3 na yung pera natin yung sa AXS. Pero nag tuloy-tuloy lang ako, hindi ako nag-withdraw kasi nakagulo ako sa 8,000. So, ayun siya. Ngayon, meron na tayong AXS na 741. Kung i-check natin yan, guys, nasa ano na rin yan, 20 plus. Magkano lang din naman yan. Ayan siya, 41. Ayaw maipay siya na 41 721. Ayan, 23. So, ayun lang. At, sana tayo basa ulit ng comment. Sana sir, i-hold mo lang yung Caspa mo hanggang November, no? 2025. Pero malaking potential ni Caspa talaga, sobra. Billy Camp, Bully Camp. Boss, hello boss, welcome back. Kamusta vacation mo, boss? Bisaya ka, boss? Or Tagalog? Bicol. Bicol, pero sa north kami pumunta eh. Sa north. Okay, Rafael Chads 1161. Ayun. Okay, sa alright. Present sa'yo, sir. At ayun lang ang mga comment natin sa AXS. Mamaya basahin naman natin sa Ron. Sa Ron's taking. At ayun lang ating video for today, guys. 26 minutes na tayo nagre-record. May gagawin pa ako yung isa sa Ron video. Yun lang naman ginagawa ko, guys. Ito malaking tulong din to ng ano, ng ito yung Artham Intelligence. Okay din to. So magmekos-mekos ka lang diyan, basa-basa ka lang diyan, hanapin mo yung mga pwede mong itanong, I mean, i-search, yan makikita mo diyan sa Artham. At saka sa DeFi Llama syempre, dito DeFi Llama. Hanap ka lang diyan ng mga dito, isa rin sa mga inaaral ko. Sa magtatanong ng airdrop, meron dito. Ayun, search nyo na lang diyan mga DAO protocol, protocol expenses, token usage. Napakadami na ng ano, guys, ng info sa online. Masipag ka lang mag-search. Unlock token. Ayan. Yung mga na-hack. Ay, ito. May mga bago bang na-hack? Ay, ito. Ang dami na-hack, guys. Oh. Ingat kayo ha, sa hacking sa mga hacking ngayon. Lalo na, bigyan ko kayo ng idea. No? May mga kakilala tayo na na-hack yung Facebook. Pag na-hack yung Facebook, kunyari, na-hack yung Facebook ng nanay mo, di ba? Or ng parents mo. Or nung relatives mo. Tapos ngayon, dahil makikita sa messages nila na ikaw yung huling kausap, gagawin ng mga hacker na mga Pilipinong tolongis na walang ginawa kundi mang lamang ng kapwa, ipipm ka nila ngayon. Sasabihin nila na, uy, hello sa'yo. Pasensya na, nawala yung phone ko. Diba? Nawala yung phone ko. O nawala yung number ko, parang ganun. Pahinga ng bago mong number, si bibigay mo naman ngayon. Ngayon, dahil tiwala ka sa kanya, kaya binigay mo, pati email mo. Ang mangyayari, maya-maya ipipm ka niya. Sasabihin sa'yo, eh kung hindi ka kasi teki, mayayari ka sa ganitong konsepto ha, guys ha. Mag-ingat kayo sa ganito, may mga gumagawa nito. May mga nabiktima na ganito yung, kilala tayo, na ganito yung modus nung hacker. So, pag pinihim ka, dahil binigay mo na kayo number mo, mamaya-maya sasabihin no na, pwede bang pasend dito sa akin ng code, ayan, number na nasend sa, ano mo, sa phone mo? Kasi, yung OTP, pasend lang sa akin. Eh, kung tolongis ka din, dahil tiwala ko, kunyari kakilala mo nga, kamag-anak mo, may sisend mo ngayon yung ilang digit, 6 digit ba yan, o 4 digit. Pag na-send mo yon, yari na. Hindi mo alam, yung GCash mo pala, pinoporgot password na dun sa, ano mo, sa GCash nila, sa apps nila. Kaya, kumbaga, pati info mo, pati yung mga email mo, pwede kasi mag-pop up dun eh, yung mga OTP. Kaya, mag-ingat kayo dun sa ganong, guys, ha. Huwag na huwag kayo magsisend ng OTP. Okay. Tsaka sa mga phishing site, delikado yun. Check nyo muna yung complete email, ay yung ano, words. Kadalasan kasi pag mga booming na website, ang ginagawa ng mga hacker, ginugoogle ads nila yan. So, pag tinype mo sa Google yung ganong words, yung totoong words nandun sa pangatlo, pangalawa, yung nauuna, phishing site yun. Pag yun na-click mo, yari ka na. Eh kung kailangan mo mag-phish yun ng mga security, ano mo, naku, patay na. Yung mga 12 seed phrase mo, 24 seed phrase. So, pwede kang ma-hack. Ito nga, malalaking ano na to ha, na-hack pa sila. Ito yung Laba, na-hack nung March 29 lang. Ito, Prisma Finance, na-hack din sila. Ito nawala, 11 million, no? Grabe, no? Ito,
62 million dollars, imagine niyo 'yan. Ito 21. So ito technique. Ito yung mga technique, no? Storage splat exploit. External, okay, ang dami nang talaga ngayon kasi puro AI na, guys, eh. Napakadami. So imagine niyo halos buwan-buwan, no? Ito March, ilan na na-hack? 5. February 3. January 2, 4, 6, dami nung January. So kung titingnan nyo, guys, imposible namang walang mga ano to, ethical hacker. Imposible namang wala tong mga cyber security na ano, di ba? Kaya yung iba dito inside, yung iba. Kaya ano, kumbaga, lalo na kung ikaw pa na hindi naman, siyempre, bahala na kayo, pera nyo yan. Basta mag-ingat lang kayo, okay? At yun lang ang ating video for today, guys. At least nakapagbigay na naman tayo ng mga unting info. At syempre, shoutout sa ating mga subscribers. 630 na tayo, guys. Road to 600,000 na tayo. Shoutout sa 630,000 na ating subscriber. Piling hero. Yun. At ayun, yun lang. Follow nyo si Mr. KGB Crypto. At see you tomorrow. Bye-bye.